Brothers and sisters in the Lord, magandang araw po. Nandito naman tayo para sa ating pagpapatuloy sa pagpapalalim sa ating Katolikong pananampalataya. At lalo na ang inyong kapatid na kasama ninyo ngayon sa programang ito ay isang pastor na nakadiskubre sa mga kagandahang mga aral sa simbahang itinatag ng ating Panginoon. Na ngayon aking pinaniwalaan na ang simbahang Katoliko ay siyang simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, gusto kong i-share ngayon ang isang ginagawa sa simbahan na hindi ko naintindihan noon, na sobrang negative talaga ako sa ginagawa na ito dahil din po sa mga impormasyon na aking natanggap mula sa aking makasamang mga kapatid na Protestante, na itong pag-aalay ng insinso, it is a paganism practices. So yung maliit pa ko hanggang nagiging youth, hanggat nagiging evangelizer, hanggat hinahangad na maging pastor, nag-aral pagka-pastor, nagiging pastor, I'm so negative about this offering of incense, lalo na pag makita ko mapadaan sa isang pagtitipon simbahang Katoliko, makita mo ang kanilang ginawa na offering of incense, or lalo na pag imbitahan ang isang pari magkaroon ng isang special mass sa isang educational institution, na hindi mo maiwasan na maka-observe ka doon. Doon ako nagkita na talagang very paganism, or mayroon pang tinatawag na influence, halo-halo na mga kultura at aktibidades ang simbahang Katoliko at ang pagan world sa kanilang panahon, especially this offering of incense. But yung mga kapatid, nag-umpisa ng aking pagpalalim tungkol sa mga aral simbahang Katoliko habang I am reading in the pages of the scripture. Nasurpresa ako. Sabi ko, bakit hindi ko ito na bigyang pagpapahalaga? Baka nadaanan lang namin pagbasa noon sa mga Protestante pa kami, kasi araw-araw kami nagbasa sa Biblia. Pero ngayon, nabigyan kong pagpapahalaga. Tulad sa aking biblical discovery about the offering of incense in the Bible in Exodus chapter 30 verse 7 to 8. Gusto ko pong basahin, mga kapatid, ang talatang ito para maibahagi ko paano ko naintindihan ang biblical significance of offering of incense. Aaron must burn fragrant incense on the altar every morning. When he tends the lamb, he must burn incense again when he lights the lamb at the twilight. So incense will be burned regularly before the Lord for the generation to come. So doon ako parang nandito pala sa Biblia. Sabi ko, baka ito sa Old Testament lang eh. Hindi na ito kinakailangan sa panahon ng simbahan o hanggang doon sa langit. Praise and worship is enough. So nakita ko itong, as inulit ko naman pagbasa, na inulit-ulit ko palagi pagbasa, mga kapatid. At nakita ko na yung sinasabi dyan na incense will be burned regularly before the Lord for the generation to come. To all generation, the burning of incense must be regularly offered before the Lord. Then as I continue to open the pages of the scripture, I found out another verse na hindi pa lang ito sa Old Testament, kundi ito rin ay nakasulat sa New Testament, sa Matthew chapter 2 verse 11. Ganito ang ating mababasa. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him.
And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. So itong frankincense, yung pinabanguhan, tudo, para ialay sa ating Panginoon. Doon ko naman pinagnilay-nilayan na the first worship that was offered to Jesus, yung maliit pa siya, ang ginawa sa three wise men, the three kings na galing sa east, no? Other transition, wise men, mga kapatid, nag-alay sila sa Panginoon sa kanilang mga kayamanan. They presented gifts, gold, incense, and myrrh. Frankincense, mas pinakabango pa ito, pinabanguhan, todo, mga kapatid. So nakita ko, doon unti-unting bumalik sa aking isip na mayroong biblical significant ang ginawa simbahang Katoliko. Bakit mag-insenso sila? Nakasulat pala sa Biblia. Ang isip ko noon bilang isang pastor na, itong ginawa sa Katoliko, puro wala sa Biblia, mga pagano talaga. Unbiblical Christian itong Katoliko. Doon ko na-realize na ako palang unbiblical. Ako na palagi nakahawak ng Biblia, ako palang unbiblical kasi malinaw man na the first worship offered to Jesus involved the offering of incense. So doon ako nakapagnilay-nilay. If I accuse the Catholic Church unbiblical, mas naintindihan ko, na-realize ko na ako ang unbiblical. Kasi wala man kaming ginawa, no offering of incense nangyari sa aming mga simbahan. Then, nagulat ako na hindi lang pala sa Old Testament, hindi lang pala sa New Testament, and then nabasa ko sa Revelation na even in heaven, the offering of incense is practiced in Revelation chapter 5 verse 8. Ganito ang nakasulat. Now when he had taken the scroll, the four living creature and the 25 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. So, mayroon silang mga bowls full of incense na inalay nila sa Panginoon. Then itong pangyayaring ito, inhibi na ito, mga kapatid, eh. Worthy is the Lamb. And mas lalong nagliwanag sa aking isip yung patuloy akong nagbasa. Nabasa ko sa chapter 8 verse 4 to 5 to 4, chapter 8 verse 3 to 4. Ganito ang nakasulat. Then another angel having a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne, and the smoke of incense with the prayers of the saints ascended before God from the angel's hand. Mas lalo ako, mga kapatid, na nabuksan ang aking isip at puso na ang simbahan palang biblically pattern ay hindi ang aking simbahan na aking itinatag, kundi ang simbahang Katoliko. Kasi ang pag-alay ng insenso nakasulat sa lumang tipan sa Old Testament. Exodus chapter 30 verse 7 to 8, pag-alay ng insenso sa Cebuano, pa paghalad ng insenso sa Diyos, nakasulat sa Old Testament. During the time of Jesus, nakasulat din Matthew chapter 2 verse 11 na the first worship offered to Jesus involves the offering of incense, chapter 2 verse 11 of Matthew. And even in heaven, in Revelation chapter 5 verse 8, the offering of incense is being offered. In Revelation chapter 8 verse 3 to 4, we found out na ang anghel mismo ang nag-alay ng insenso para sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, doon ko na intindihan, mga kapatid, bilang isang pastor, na ang pinaka-biblical na simbahan, naka-pattern sa Biblia, when it comes to the offering of incense, particularly, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. And I will
tell you in my realization, brothers and sisters, hindi ko ito nakita sa ibang simbahan na hindi Katoliko. Kung mayroon mang simbahan na gumawa nito, mga kapatid, pambihira lang. Ngunit makita natin sa ating mga mata na the only church na mayroong historical record na nag-alay ng mga insinso sa ating Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang simbahang Katoliko. The most biblical church, kung saan ang mga nangyari sa simbahang sa Biblia ay nangyari din simbahang Katoliko, ayon sa nakasulat sa Exodus chapter 30 verse 7 to 8, the offering of incense, and Matthew chapter 2 verse 11, Revelation chapter 5 verse 8, Revelation chapter 8 verse 3 to 9, the Catholic Church is the church biblically patterned, the church offering an incense in accordance to the word of God, the Bible. Mga kapatid, here comes, I discovered and appreciated so much this church, the Catholic Church, and now I am at home in the Catholic Church, converted to this church founded by our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, mabuhay kayong lahat. Purihin ang Diyos. God bless you.